Hello guys, good morning. Ito na naman po ang inyong lingkod, Simple Guy Channel. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel is pa-subscribe naman po. Tapos click the bell button, notify all para updated po kayo sa mga iba pa pong mga video na aking galawin. So, alam nyo guys, napapanahon naman po siguro na dagdagan naman ng sahod ang mga security, lalo na dyan sa Pilipinas. Dagdag sahod po para sa mga security. Kasi po, sa totoo lang, may mga agency dyan sa Pinas na mababa magpasweldo, na wala pa po sa minimum wage. So siguro naman po, kung titignan nyo, lalong-lalo na sa pandemic na ito, is mas kawawa ang mga security guard. Oo, andyan yung mga doktor, mga nurse, mga frontliners, pero karamihan din mga security din. Siguro naman, napapanood naman na siguro na dagdagan din ang sahod nila. Hindi yung sa minimum wage. Above minimum dapat. Ibigay na po natin ang karapat dapat para sa mga security. Kasi nga po, sa totoo lang guys, dito sa ibang bansa, ako bilang isang security guard, dito sa ibang bansa, magkaiba ang sahod ng security sa ibang mga kagaya ng mga nurse, mga doktor, mga cleaner, mga labor, mga cashier. Magkakaiba po ang mga sweldo po nila. Depende po sa estado ng trabaho po nila. So, kasi po, ang security guard is peace and order. So, mahirap po. Pero dito, sa ibang bansa, is nire-respeto ang security guard. So, siguro naman guys, dyan sa Pilipinas, siguro napapanon naman na siguro na para dagdagan ang sahod ng mga security. Kasi po, iba ang trabaho ng security guard. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Alam nyo po ba yun? Meron nga po, nilalait ang security guard. Meron din, hindi pinapasildo ng tama. Pero ang trabaho nila, 12 oras. So sana maintindihan nyo na ang security guard ay ibang parang pulis din yan, parang sundalo din yan, pero nasa mababang antas. Okay po. Siguro sa mga namumuno sa gobyerno, lalong-lalo na yung gumagawa ng batas, kongreso, sa senado, siguro naman po, pagtuunan nyo naman ng pansin ang mga security guard na kahit dagdagan naman lang ng sweldo or dagdagan ng benepisyo. Sabi na lang natin, okay, fine, susundin yung minimum wage ng gobyerno. Pero naman po sana, kung kahit man lang monthly allowance, yun lang po ang masabi ko. Monthly allowance or dagdag sahod para sa mga security. Di po ba? So sa mga ka-pipeline ko po dyan, Kasiera Gold, sana naman po, magkaisa po tayo na ipaglaban ang karapatan ng security guard na sana
dagdagan naman ang sahod. Or bigyan ng monthly allowance, mandatory monthly allowance para sa mga security guard diyan sa Pilipinas. Kasi nga po, 'di ba? Alam niyo naman po, buwis-buhay din ang trabaho ng security. Sa totoo lang, mas marami nga ang security. 'Di ba? Pagdating diyan sa community, mas maraming mga security na nakakalat dyan sa mga establishmento, nagpapatupad ng kapayapaan. Diba? Nagpapatupad din ng batas. Oo nga, mangilan-ngilan, sa totoo lang, mangilan-ngilan, may mga security guard din na inaabuso. Inaabuso nila na kesyo security guard sila, is inaabuso nila yung kapangyarihan nila. Na sana naman sa mga security guard, mga ka-59 ko dyan, is wag naman po sana. Kasi nga po, ang bulok na security guard, na isang security guard, is kabulukan ng lahat ng mga security guard. Kasi nga po, sa totoo lang, di ba, i-check nyo karamihan ng mga may mga nag-upload. Diba? Pag may mali ang security, hindi naman babanggitin yung agency nyo. Sasabihin, security guard sa mall, security guard sa bangko. Saka lang malalaman, pag once na, na nagkaroon ng investigation, saka lang malalaman kung anong pangalan niya, anong agency niya. Pero ang intindi ng mga tao, security guard pa din. So sa mga 59 ko dyan, huwag nyo pong abusin ang kapangyarihan nyo rin. So, yun nga po, kaya ko po ginawa ang vlog na ito para po maparating sana sa kinauukulan na panahon naman na para dagdagan ang sahod or bigyan ng monthly allowance ang mga security guard. Yun lamang po. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all.